Emergency po kasi ito, kaya nag-live ako agad-agad. Ngayon lang nabalitaan ko na ang dami na namang sasakyan, mga puti daw yung iba, nandun sa paligid ng bahay ko sa Negros. Ito harassment yan, ha? O, pinaligiran yung bahay ni Kong Tevez dyan sa Negros. O ano pa yan? Harassment, pananakot, etc., etc. Meron akong nakuhang impormasyon na may order na naman na raidin ang aming mga propiedad, ang aking bahay at iba pa naming mga propiedad. Dahil pinipilit nilang i-link ako at patag na terorista. Oh, eto. Ha, panawagan SOJ Boeing DILG SILG Abalos. Nag-announce na siya, ha? Eto na naman kasi pag nag-announce si Kong Tevez ng raid, nagkakatotoo. President Marcos nyo, may announcement na. Baka sabihin nyo, tsamba na naman. Biglang may raid na naman. Meron na pong nakahandang dalawang tao. Hindi ko alam kung anong grupo, BIFF ba or ano. Yun yung napangalanan kanina. Pero hindi ko naman alam kung magko-cooperate yung BIFF. Pero may hinanda silang dalawang tao na gagawin nilang susulat ng sinumpaang salaysay na inutusan ko daw sila na gumawa ng kung ano-ano para lang mapakatotohanan nila yung gusto nilang terrorist tag sa akin. Ay, tanim, ebidensya. Department of Angkat. Hindi, Department of Agriculture. Tataniman muli si Kong Tevez. Nababasa niya na. BBM, oy, Abalos, oh. Remulia. Ayan, Triangle Offense. Parang yung panahon ni ano, no? Jordan Pippen tsaka Rodman. Ito po ang bagong tatsulok. Triangle Offense, BBM, Abalos, Boeing. Oh, all together, sabay-sabay tayo. Diyan sa bahay ninyo, sabihin nyo kasi magkakasama yan tatlong yan. Pilit nilang ipaghihiwalay, pero ipilit nating pagsasamahin. Anong gawa nung isa gawa ng lahat? BBM, Boeing, Abalos. Hindi pa nangyayari itong mga planong ito, alam ko na. Huwag niyo pong kalimutan na maliit ang ating mundo at ang dami ko ring kilala sa gobyerno. Sana lang huwag silang galawin dahil sila naman ay nagsasabi lang ng tama at tagpuproteksyon sa taong walang kasalanan. Expected ko na tatanimanan niyo na naman kung sino man kayo ang aking mga propiedad, aking mga bahay at aking mga ari-arian, hindi lang sa akin at sa aking pamilya. Nananawagan ako sa mga netizens, pag nangyari pa ito na inapakan na naman nila ang karapatan ng isang taong katulad ko, parang kailangan na natin tumayo at ilabas ang ating karapatang pangtao na huwag dapat apakan lang. Ulit, emergency ito. Baka sa pagsabi ko nito, hindi nila itutuloy. Pero dadating ang araw, itutuloy na naman nila ito. Dahil ba ito na wala silang maisang pangkaso sa akin, naghahanap sila ng magic para may accomplishment na naman, kunyari, ang ating gobyerno. Kailan lang tumahimik na kayo tungkol sa akin, binalikan nyo na naman si Bantag para matakpan ang mga kapalpakan ninyo sa bilibid. Inuulit ko po, alam ko na, yung isang nagpapangalang Hubro, Wendy yata yung pangalan, ilang beses na cited, nag-aaligid-aligid dun sa bayawan at sa bahay ko. May mga kasamang tao. Wendy, kung nakikinig ka man, cited ka dyan ilang araw na. May mga nagpapakilala dyan na tao daw sila ng CIDG. Hindi ko alam kung totoo kayong CIDG. Kung totoo, ewan ko sino nag-utos. Kung hindi totoo, huwag nyo naman sirain ang pangalan ng CIDG. Again, at least saksi kayong lahat na maaga akong nanawagan sa masamang plano ng iilang tao na gawin akong
terorista sa pamamagitan ng pagtatanim ng kung ano-ano dyan, pagre-raid nyo ng walang saysay at walang katibayan. Alam nyo, President Marcos, ito ah, sa akin. Dapat na talagang imbestigahan yung mga sinasabi ni Kong Tevez. Kasi kung ito ay may katotohanan talaga, ay hindi po maganda yung nangyayari dyan sa Negros. Oh, tingnan po natin. Ang sabi nila, mawawala ang kaguluhan sa Negros. Nawawala ba? Hindi naman. Tanungin nyo po mga taga-Negros, tuloy-tuloy pa rin. Ngayon, si President Marcos, tahimik pa rin. Yan po ang dapat inaasikaso. Kesa yung tae sa septic tank. Hindi ko alam, parang ligaw or clueless ang ating administrasyon sa mga pangyayaring may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay. Parang hindi nila hawak kung ano-ano ang kanilang inaatupag na wala naman talagang kakone-koneksyon. Sipin mo yan, katulad niyang kay Tevez, yung nangyari kay Bantag. Ang inaasikaso, septic tank. May problema tayo, ngayon mag-aangkat na naman daw ng bigas. May problema tayo sa bigas, sibuyas, anong ginagawa? Nagpalit ng logo. Parang itong administrasyon na ito ay napakalayo sa putukan. Ang masama nito, dinededma ng presidente ninyo. Marcos, pasensya. Pero parang ikaw mismo ang nagpapatunay sa sarili mo na napaka-weak mo. Ikaw mismo. Hindi ito maganda at ito ay pag-aapak sa karapatang pangtao. BBM, hindi ko alam kung ang utos na to ay galing sa'yo o galing lang sa mga tauhan mo. Pero sana bilang presidente at bilang leader, punain mo ito dahil ito ay hindi na maganda at ito ay pagyuyurak at pag-aapak ng human rights or karapatang pangtao. Pambubuli na po ito. Ito nga, may pagkabuli talaga itong gobyerno natin. Binabaliktad nila si Kong Tevez. Si Kong Tevez daw ang bully. Ang bully ba? Magaganyan mo? Hindi. Sila ang bully. Huwag yung kalimutan. Nag-iisa man si Arnie. Ay, hindi man nag-iisa. Andyan man sila Bantag. Pero kung ang taong bayan ay napuno na, baka hindi na natin mapigilan magkagulo ang ating bansa. Alam mo, maraming pagka... Ito lang. Ha? Ako po, hindi ko po gusto magkagulo. Okay? Hindi po, ayaw ko po. Ayaw ko po sa revolusyon. Pero medyo naaamoy natin eh. Ha? Marami na to. Meron, marami na talagang taong nag-aantay lang sa Gedli. Ha? Inaantay lang ang galaw ng matitikas na mga politiko natin, malalaki ang apelyido. Isang bagay dyan na mag-i-spark nyan, yung ICC pag pinapasok. Wait lang natin. Pangalawa, pag nagkagera ang China at Taiwan at nadamay tayo because of EDCA, yan pa rin. At higit sa lahat, itong isiniwalat ni Magalong. That is big. At yung problema dyan sa pension ng mga pulis. Yung pension ng pulis, tinipid, pinagbabayad sila, pero kumakagastos sa Love the Philippines, slogan, logo, grabihan, no? Sige, tuloy nyo yan. Marami na po. Naiipon lang yan. Tandaan natin, kahit po kada patak lang yan, napupuno din ng salop. No, marami yan. Especially yung sa pulis, ha? Very powerful yung ano yan. Pag nagsama-sama talaga yan, iba yan. So, yun lang po. Nananawagan rin ako kay PRRD. Sir, ang gulo na ng ating bansa. I agree. Pinapakinggan ka pa rin ang taong bayan. I agree also. At ang ibang nakaupo dyan. Pakipuna naman to sila na huwag abusuin ang kanilang posisyon at huwag mag-imbento ng kasalanan sa taong walang kasalanan. Ako, PRRD, marami pong waiting sa inyo. Marami po. Umaasa po ako sa inyo, sir, na sana magsalita po kayo na hindi na tama tong kanilang balak gawin. Kung mangyari man ito, alam na this. Okay? So, ngayon pa lang sinasabi ko ang aking mga propiedad at kabahayan, aking mga sasakyan, lahat ng gamit, wala kaming nakatagong kahit anong illegal. Kung sino man yung taong gagamitin nyo na magbigay ng sinumpaang salisay, pektus yun. Mm. Oh.
ang umabot sa akin na impormasyon na yung tao ang sasabihin daw pa lang, dahil hindi ko pa naman nakikita, na inutusan ko daw sila, ganito, ganyan, nakahanda na yung kanilang sinumpa ang salaysay. I heard galing to sila sa isang Muslim extremist group para talagang kunyari mapatunayan na ako ay isang terorista. Kahit alam niyong lahat at alam ng Diyos na hindi yan totoo. Grabe, may nakaready na. Ha? Ito po sinasabi nilang nakaready na sinumpa ang salaysay. Ha? Nangyari na rin po ito kay Kong Tebes. Pinakita nila, di ba, dati na mayroon ng sinumpa ang salaysay agad-agad yung mga witnesses. At kung hindi ako nagkakamali, ganyan din po ang nangyari kay Bantag. Again, nakaready yung sinumpa ang salaysay. Yun lang po. Ibig sabihin lang, no, may sinumpa ang salaysay, nakaready na. So in short, tanim. Ito na. Sige, huli ka. Ito, pirmahan mo, tak-tak. Okay na yun. Yeah, ganyan pong nangyari sa witnesses. Kaya ngayon nagsiurong. Kasi binibilisan. Dinadaan sa paspas. Dapat yan, bago ka magpipirma-pirma, may abogado ka na explain sa'yo mabuti. Hindi yan yung bilisan. Ayan, abogado mo. Ito, pirma mo na. Okay na yan. Ayan, nagsiurong. Ngayon, meron na naman. Nakaready na daw yung sinumpa ang salaysay. Ma'am GMA, kahit inapakan kayo dyan sa Congress, alam ko may boses pa kayo dyan. Correct. Pakisabihan naman yung mga kasamahan natin sa Congress na pakinggan naman nila ang loob ng kanilang puso at wag lang yung mga utos ni Tambaluslos. May plano silang tanggalin ako sa pwesto. Baka hindi nila kayanin dahil... You know, balita ko, may pinalit na daw doon sa posisyon ni Congressman Tebes. At ang sabi, hindi ko naman alam, hindi ko pa napapatunayan to. Inaamin ko sa inyo. Kaya lang, ang magtitikover daw dyan, tanungin natin yung mga taga-Negros. Yung sa distrito ni Kong Tebes ay si Tambaluslos. Bawal sa batas ng Kongreso, baka ito yung isa rin sa kanilang paraan. Gawin akong terorista para matanggal ako or mapauwi ako para kaya na nila akong patayin. Mga bossing dyan, mga Tambaluslos, tama na. Huwag niyong kalimutan, bilog ang mundo. Pag tao na ang umalsa, naging revolutionary government, baka sang kayo pulutin. Correct. Ay. Ang leksyon... Na-underestimate nyo. Again, ha? Na-underestimate nyo si Kong Tebes. Pinagkaisahan siya ngayon. Hindi nyo alam, hindi nyo akalain papalag. Baka mamaya ma-underestimate nyo na naman yung sinasabi niya na baka mag-revolusyon ng tao. Na tinuro ng lolo ko dati, kung kayo ay nasa posisyon, huwag kayong mag-aapak ng taong nasa baba dahil hindi lahat ng panahon tayo ay nasa taas. Kaya never ako nang aapak ng tao. Mga netizens, nakikiusap ako sa inyo, pakibantay-bantay lang. Tulungan niyo po ako na mabantayan ang aking karapatang pangtao sa aking pamilya at sa ating lahat. Lastly, I would like to repeat, alam ko na may masama kayong balak. Sa ating mga korte, mga piskalya, kung may ikaso man sa akin, planted yan lahat. Ngayon pa lang sinasabi ko, wala kaming tinatagong illegal. At wala akong kausap na kahit sino man dyan sa extremist group, kung sino man yung maghahain ng sinumpaang salaysay. Ito po sinasabi ni Kong Tebes, ha? Ano, bakit niya ine-explain yung mga gagawin sa kanya? Kasi unusual po para sa isang tao na alam mo na ang gagawin sa iyo. Kung sakali man meron siyang itinatago dyan, kung meron man siyang kinakausap dyan, ha? Ako'y hindi naniniwala meron siyang tinatago at may kinakausap na magre-rebelde. Hindi po yun. Ako'y naniniwala doon. Walang gagawin si Kong Tebes na ganyan kasi nga ina-announce niya. Pero for discussion purposes, halimbawa meron nga at ina-announce niya, re-raid din siya. Hindi ba itatago mo? Hindi ba alam na niya na natutunugan na siya at meron daw yung iimbestigahan yung kanyang mga kinakausap para mag-rebelde? Hindi ba dapat yan idinidisperse niya na?
O, halimbawa, sa magsyota, di ba? Na, alam mong, checking ka na ng jowa mo yung cellphone mo, di buburahin mo na. Alam niya, kunwari ikaw ay pupuntahan, alam na alam mo na nakita na nung jowa mo yung kalaguyo mo. Alam niya kung saan na nakatira, saan mo itinatagong kondominium. Siyempre, itatago mo na, di ba? Ibabaguhin mo na, aalisin mo na doon. Yung po ang normal na reaksyon ng isang tao. Kaya po nagpapauna dito si Kong Tebes. Ibig sabihin, alam niya na. Tapos, hahayaan niya lang doon. Oh. Tapos, merong makikita doon sa raid. In short, maliwanag pong tanim yan. Yun ang punto roon. Kasi po, nagsabi na po si Kong Tebes, tatandaan natin ha, na re-raid din siya December pa lang, nagsasabi na siya. Tapos, biglang ni-raid, after 2 or 3 months ata, ni-raid yung kanyang bahay. Nangyari, yung sinabi ni Kong Tebes. At sabi niya, sino ba naman ang matinong tao na alam mo nang re-raiding ka, magtatago ka pa dyan. So, ibig sabihin niya, tanim niya mga yan. Nangyari once, eto na naman nag-a-announce siya. Siguro naman, for the second time around, natuto na rin siya. At natuto na rin, sila magre-raid. So, sa madaling salita, kung meron man, again, naniniwala ako, wala. Pero kung meron man, itatago mo na. Bakit mo pa hahayaan dyan sa lugar na yan? Eto naman magre-raid, hindi na po tsamba yan. Kasi for the second time around, natiktikan na kayo. Tapos may nakita na naman kayo. E di maliwanag pa sa sikat ng araw tanim yan, hindi na po tsamba yun. Napakaliwanag po nun. Kaya nga ina-announce, napaka-importante nitong announcement ni Kong Tebes. Ay, yan ay pawang kasinungalingan lamang. Sa lahat ng may planong masama, sana lang pag-isipan nyo at matakot naman kayo sa Diyos na laging nanonood sa atin. Yun lang po. O yan, next topic. Tapos niyan, bigla-bigla nag-live siya ulit. Emergency. Nasundan, part 2. Oh. Pagkababa ko kasi nung unang live, may tumawag sa akin na mga tauhan ko pala sa manukan at yung mga tauhan kong naglalakad doon sa daan sa may amin, tinutukan ng baril ng mga nakasakay sa mga sasakyan na umaaligid doon sa bahay ko sa Bayawan, sa Malabugas. Chief PNP Acorda, ano na to? Ano na? SILG. Sino man head ng CIDG NBI at sino mang ano dyan, hepe, sino man sa pulis. Oh, Abalos, akala ko ba wala nang gulo sa Negros? Bakit ngayon may nanunutok ng baril doon sa bahay ko? Yan po yung maliwanag na double standard, di ba? Yung kay Bantag, inalis si Bantag dahil din na yung may nakikita silang Red Horse, ganyan-ganyan, etc., etc. Samantalang, ngayon, balik na ang pulburon sa loob. Balik na ang kubol. In short, double standard sila. Ganito rin kay Tebes. Sinasabi nila, matatahimik na ang Negros dahil wala na at hahabulin na ng bata si Tebes, si Kong Tebes. O ngayon, sino ang tinututukan ng baril? Eh yung mga nandoon sa kanilang lugar, sa kanyang bahay, o sa kanyang responsibilidad. So in short, sino ang bully? Sino talaga ang gumagawa ng kalukuhan? Kasi kung ang gumagawa ng kalukuhan dyan sa loob ng Bucor ay hanggang ngayon nandyan pa rin, hindi na po si Bantag yan. Yung gumagawa ng kalukuhan dyan sa Negros, andyan pa rin, hindi po si Tebes ang may gawa dyan. Sila-sila na po yan. Ito yung napakaliwanag. Bawal yun. Bawal na bawal yun. Again, nakikiusap ako sa inyong lahat. Pakishare itong video na to sa pinakamarami niyong kaya i-share. At subscribe din kayo kay Kotsoli. De, share po natin, share natin. De, pag nag-subscribe kasi nag-like, mas pinapakita sa mas maraming tao ni YouTube. So wag po kalimutan na, o baka naman pwede, dagdagan natin yung like at sa mga hindi ko pa subscribers, subscribe po kayo ha.
dahil kung nangyayari ito kay Congressman Arnie Tebes, pwede ito mangyari sa kahit sinong Pilipino sa ating bansa. Correct yan. Isipin mo, sinasabi nilang siga ng gugulo, rebelde na si Kong Tebes, nagagawa nila yan. Eh, paano pa tayo? Tayo walang posisyon, walang kapangyarihan, walang pera, walang armas, walang koneksyon. Ako, kawawa tayo. Ganyan po kaltindi ang gobyerno. Kung sino man yung nanunutok ng baril, pag-isipan nyo yung ginagawa nyo. Kung nautusan lang kayo, hindi nyo kailangan sumunod sa mga utos na hindi tama. Again, siga eh, no? Nanunutok na lang ng baril. Sabihin nyo na naman, si Tebes yan. O, sila nga ang tinutukan. Baka sabihin nyo, si Bantag yan, ha? O. Nananawagan ako sa ating kapulisan. Sana lang hindi nyo kabaro yung mga nanunutok dyan at hindi nyo takpan ang kanilang gawain, magawa nyo ng tamang report. Sa ating mga senador, ang lakas-lakas nyo magtawag ng Senate Inquiry. Sa aking mga kasamaan sa Kongreso, ang lalakas nyo magtawag ng Congressional Inquiry. Ito nga, paimbestigahan nyo kung sino itong nanunutok at anong ginagawa nila sa bahay ni Congressman Arnie Tebes ngayong araw na to. Ngayon, ngayon lang. May live pa rin po ako. Sabi, ang aga ng live mo, coach, may live pa rin tayo mamaya, ha? Hahara sila doon at nanunutok ng baril. Yun lang po. Ewan ko kung ano pang madadagdag. Pagpasensyahan nyo na, baka mag-live pa ulit ako kung may mga pangyayari pa. Hindi ko alam kung kaya mag-live ng mga tao ko doon dahil mahina yung signal at sobrang takot na yung mga tao ko doon dahil tinutukan sila ng baril, may long arm, may short arm. Yung isa naglalakad lang, pinara ng ano, ng sasakyan at tinabihan ng sasakyan, binuksan yung bintana at tinutukan siya ng baril. Isipin nyo yan, ha? Kung ikaw naglalakad ka lang, tinutukan ka ng baril, hindi po biro yan. At tatandaan natin, ang tinatawag nila, according to SOJ, na terorista ay itong si Kong Tebes. Yan ba ang terorista o yung nanunutok ng baril? Siya ba ang may kadahilanan ng kaguluhan dyan sa Negros? Ngayon wala na siya? Ngayon ang tinututukan ay yung kapamilya, kakilala, kamag-anak, kaibigan ni Kong Tebes, nandyan sa bahay niya. Sino ngayon ang dahilan? Bakit magulo pa rin dyan sa Negros? Yan ang dapat sagutin eh. Yan ang diretsong tanong. Bakit magulo pa? Akala ko ba ang dahilan dyan ay si Kong Tebes? Eh wala na. Magulo pa rin. Baka sabihin nyo, tanim. Hindi, sila po yung tinututukan, ha? Grabe na po ito. Ano to? Papunta na ba tayo sa Martial Law 2.0? Marcos, ano na to? Marcos, ano na? Eh ako, ha? Alam mo, datingan sa akin, pasensya na po. Pero yan po talaga ang tingin ko. Diktador ang datingan na ngayon. Pag hindi kanila kayang hawakan sa liig, wala ka, etsapwera ka. Eh ano yun? Eh di diktador. Sobra na ito. Sobra na, sobra na, sobra na. Sir Benji Magalong, iniimbestigahan mo yung korupsyon. Hingi ako ng tulong. Dagdag mo to sa investigasyon mo. Kilala mo naman yung mga pulis. Malamang meron dito magsasabi sa'yo ng katotohanan kung ano talaga ang totoong nangyayari at nangyari. Kawawa yung mga tao ko doon. Sobrang takot na takot na. Hindi malayo na nakawan pa ang mga manok kong nakatali doon. So,
Yun lang po, pakishare itong dalawang live na ito. Ha? Yung una kong live at itong pangalawang live. Sabi nyo, ako yung taong kinakatakutan sa Negros, ako yung delikado, pero sa totoo lang, ako yung hinaharas. Sobra na po kayo. Ayoko sabihin, ayoko ipagdasal ang masama para sa inyo. Kayo na lang magdesisyon para sa sarili nyo at kayo na lang humarap sa atin. Ito po sinabi ni Kalachuchi, kaya marami ang tahimik, nakakatakot magsalita laban sa may posisyon. Noong tao ang may power, ngayon powerless na mga mamamayan. Tama po si Kalachuchi. Kasi po, alam nyo kung bakit takot magsalita ang taong bayan? Kasi hindi sila makakita ng proteksyon at suporta sa presidente. Kasi kung makakakita sila ng suporta at proteksyon na magsabi ng katotohanan sa presidente, hindi matatakot eh. Wala. Presidente, tahimik. May nangyayari, tahimik. Parang kinukuntsaba pa. Maybe, not directly, hindi siya kasabwat, pero dahil sa kanyang pananahimik, ang datingan nun, kasabwat, kinukonsinti ni Marcos yung mga nangyayari sa kanyang pananahimik at pagiging weak leader.